Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay finding the perimeter and circumference. So bago tayo mag-start, sagutan natin itong activity na to. Identify the following. Meron tayong clue, jumbled letters. Start tayo. The blank of a polygon is the number of measurements of its sides. Ano kaya yun? Yes, it is the perimeter. Next. The blank is the length of the boundary line of a circle. It is equal to the product of pi and the diameter of the circle. It is circumference. Next. A blank can be defined as a plane, two-dimensional closed shape with straight sides. Ano kaya yan? It is a polygon. Next. Blank is the ratio of the circumference of a circle. It is to its diameter. It is equal to 3.14 pi. Good job. Next. Bago tayo magpunta sa perimeter, let's define what is a polygon. A polygon can be defined as a plane, two-dimensional closed shape with straight sides. So, meron tayong dalawang classification ng polygon. Regular polygons at irregular polygons. Pag sinabi mong regular polygons, meron silang equal sides. Ibig sabihin, kung ano yung sukat ng isang side, yun din yung sukat ng iba pang sides niya. Irregular naman, iba-iba yung sukat ng kanilang mga sides. So, punta tayo sa perimeter. A perimeter of a polygon is the sum of the measurements of its sides. So, para makuha mo daw yung sukat ng perimeter, kailangan mo lang i-add or kunin yung sum ng mga sukat ng bawat sides niya. So, sagutan natin itong nasa baba. Find the perimeter of the triangle below. So, ito daw yung sukat ng mga sides niya. 5 cm, 5 cm, at 4 cm. To find the perimeter, just add the measurements of its sides. So, we have 5 cm, ito yon, plus 5 cm, ito naman yon, plus 4 cm, itong nasa baba. Makukuha natin ay 14 centimeters total. Therefore, your perimeter is equal to 14 centimeters. Next, a prize field is pentagonal in shape. The lengths of its sides are the following. 205 meters, 115 meters, 153 meters, 187, and 165 meters. If the owner wants to fence it with 3 strands of barbed wire, how many meters of wire in all will be needed? So, babakuran daw niya yung palayan niya. Ito yung palayan niya. Yung sukat ng bawat sides ng palayan niya. Gaano karaming barbed wire daw yung kailangan niya para mabakuran yon? So, to get its perimeter, simply add all its sides. So, katulad nung kanina, addition lang gagamitin natin. So, 205 meters, ito yun, plus 187 meters, ito yun, plus 165 meters, ito yun, plus 153 meters, itong side na to, plus 115 meters. So, ang total nila is 825 meters. Yun na ang kanilang perimeter. Ibig sabihin, para mabakuran mo siya ng barbed wire ng isang ikot, kailangan mo ng 825 meters ng wire. Pero ang tanong dito, how many meters of wire in all will be needed kung babakuran niya yun ng 3 strands, tatlong ikot? So para malaman mo yun, imumultiply mo lang yung 825 meters, yung perimeter niya, sa 3. Yung makukuha mong sagot, yun yung kabuang bilang ng barbed wire na kailangan mong bilhin para mabakuran yung palayan. Next. Example number 3. Find the perimeter of a hexagon with one side equal to 4 centimeters. Ang binigay lang ay yung sukat ng isang side niya, which is 4 centimeters.
at sinabi kung anong polygon siya, hexagon. So, paano natin siya sasagutan? Alam natin na ang hexagon has 6 equal sides. Diba? So, meron siyang 6 na sides at regular polygon siya. Kaya, kung ano yung sukat ng isang side niya, ganun din yung sukat ng 5 sides niya. So, ipa-plus lang natin yon. 4 cm kasi 4 yung isang side. Plus 4 cm, plus 4, plus 4, plus 4, and plus 4. 6 lahat yan. So, makukuha mong total ay 24 cm. Yun yung perimeter mo. Or, pwede naman ganito gawin mo. I-multiply mo yung length ng isang side, which is 4 cm, sa bilang ng sides ng regular polygon na yon. Hexagon, 6 sides. So, 4 cm times 6 is equal to 24 centimeters. Next, punta tayo sa circumference. Ang circumference daw, siya yung length of the boundary line of a circle. Para din siyang perimeter, pero ng circle. Kaya circumference ang tawag sa kanya. Yun yung red line na makikita nyo dyan. Tapos, ito naman yung diameter niya. Siya yung linya from one point to the other na dumadaan sa center point. Yun yung distansya na yon. Isang straight line from one point to the other point, to the opposite point of the circle na dumadaan sa center point. Meron din tayong tinatawag na radius. Ito yon. Yun yung distansya from the center point to a certain point sa circumference ng circle. Ang radius ay kalahati ni diameter. Okay, tandaan nyo yun. Ang radius ay kalahati ng diameter. Kaya kung ang binigay ay radius, pwede bang makuha si diameter? I-multiply mo lang siya ng 2. Okay, so ito yung formula na gagamitin natin para mahanap ang circumference ng isang circle. Circumference is equal to the product of pi and the diameter of the circle. Ito yun. Circumference C is equal to pi, which is 3.14 times diameter D. Okay, so 3.14, saan galing yan? Ang 3.14 ay constant. Siya yung equivalent ng pi. Ano naman yung pi? Ang pi ay yung ratio ng circumference sa diameter ng circle. At ang katumbas nga nun ay 3.14. Okay, so dito siya nakuha. So, tignan nyo itong drawing na to. Sabi ko ulit, kanina, circumference, ratio ng circumference sa diameter ng kahit na anong circle. So, ang ibig sabihin nun, ilang diameter ang bubuo sa circumference ng isang bilog? Yun, ilang diameter ang bubuo sa circumference ng isang bilog? So, tignan nyo to. Yung linyang green, yellow, at blue, sila yung sukat ng diameter. So, tignan natin, bilangin natin. Yung green, that's 1 diameter. Yung yellow, that's 2 diameter. Then blue, that's 3 diameter. Tapos, yung natirang space, yung red, katumbas daw yon ng 0.14 diameter. Mga ganito lang kalaki yun. Yan, dito, simula doon. So, 1, 2, 3, 0.14 diameter. Siya yung 3.14, 3.14159, and so on. Marami pa siyang kasunod na digit. Pero ang ginagamit lang natin is 3.1415, or pwede na rin si 3.14. Doon nakuha yung constant na 3.14. So, sagutan natin itong example na to. Example number 1. Find the circumference of a circle with a diameter of 8 centimeters. So, may bigibin akong diameter, 8 cm. Paano ko daw kukunin ang diameter niya? Oh, circumference niya, sorry. So, circumference C is equal to pi times diameter D. So, alam natin yung pi is equivalent to 3.14 times the given diameter 8 cm. So, makukuha natin ay 25.12 cm. Yun na yung circumference ng circle na yun. Next, example number 2. Try niyong sagutan. Compute for the circumference of a round table
with a diameter of 90 inches. Okay, time's up. So, ganito yan. Meron daw akong table na ang diameter ay 90 inches. Paano ko daw kukunin ang circumference niya? So, ang equation na gagamit natin ay ganun pa rin. Circumference C is equal to pi times diameter D. So, again, yung pi is equal to 3.14 times the given diameter, 90 inches. So, kapag minultiply mo siya, makukuha mo ay 282 inches. Yun yung magiging sagot. Next. A circle has a radius measuring 3 cm. What is the circumference? So, itong problem naman na to, naiiba. Imbis na diameter ang given, radius yung binigay. Ito lang, 3 cm. Paano natin kukunin ang circumference? Start. Times up. Okay, so ganito gagawin natin. Given the radius, you can solve for the circumference using the formula. Circumference C is equal to 2 times pi times radius. Okay? 2 times pi times radius. Or, para lang din siya yung formula kanina. Pi times diameter D. Ang sabi ko kanina, dun sa parts ng circle, ang radius ay kalahati ng diameter. So, i-multiply mo lang siya ng 2, makukuha mo na yung diameter mo. Kaya may 2 dyan sa equation na yan. So, solve natin. 2 times 3.14, yun yung pi, times radius given 3 cm. So, makukuha natin 18.84 cm. Yun ang kanyang circumference. Okay, tandaan natin ang polygon daw can be defined as a plane two-dimensional closed shape with straight sides. Okay, meron tayong classification, regular polygons at irregular. Regular polygons, sila yung may equal sides. Then, yung irregular polygons, siya yung may sides kung saan iba-iba yung measurement or length. Tapos, yung bilog, hindi mo siya makukonsider as a polygon kasi hindi straight yung side niya. Ganon din naman kapag may irregular polygon ka, tapos may curved side siya. Hindi siya makukonsider as a polygon. Next, the perimeter of a polygon is the sum of the measurement of its side. So, ibig sabihin, para makuha mo ang perimeter, kailangan mo lang i-plus lahat ng sukat ng bawat sides ng shape na yon. Next, in order to find the circumference naman, pwede mong gamitin yung formula na to. Pag given ay diameter, pwede mong gamitin yung C is equal to pi times diameter D. Pi, alam natin yan, constant. Hindi nagbabago, 3.14 yan. Or, kapag binigay naman ay radius, pwede mong gamitin to. 2 times pi times given radius. Makuparehas lang yung sagot nun. Makuha mo pa rin yung circumference niya. Then, yung pi daw is the ratio of the circumference of a circle to its diameter, which is equal to 3.14. So, ang pi daw ay yung ratio ng circumference ng circle sa diameter niya. Kung ilang diameter ang bumubuo sa circumference niya. At ang sagot doon, lagi, kahit anong circle ba dyan, is 3.1415 and so on. Okay? So, yun siya. Okay, so sagutan natin to. Application. Number 1. How many meters of rope will be needed to fence a rectangular lot 150 meters long and 97 meters wide? Then number 2. A bicycle tire has a radius of 20 cm. What is the circumference of the tire? I will give you time. Start.
times up. So, paano natin sasagutan? Ito yon. For number one, para makuha mo daw yung perimeter nun, triangle siya. Meron siyang length tsaka width. So, kung may length siya na 97 meters, kung ano yung nasa kanan, yun din yung nasa kaliwa. Ganun din, kung may length siya na 150 meters sa baba, ganun din yung sa taas. So, ipa-plus mo lang sila. 97 meters plus 97 meters plus 150 plus 150 meters. Kuha mong sagot is 494 meters. Pwede mo naman din gawin ganito. 2 times 150 meters plus 2 times 97 meters. Parehas lang yung makukuha mong sagot. For number 2, sa gulong daw ng bike, paano mo daw makukuha yung circumference niya kung may radius siyang 20 cm. So, radius ang given. So, ang ginamit kong formula ay ito. Circumference C is equal to 2 times pi times radius r. So, 2 times 3.14, yun yung pi. Again, constant yon, hindi nagbabago. Then, yung given radius, 20 centimeters r. Makukuha kong sagot is 125.6 centimeters. So, dun natatapos ang ating lesson for today. Sana marami kayong natutunan. Thank you.